Pagdating sa motor, sports lover talaga ako. Iba kasi ang datingan kapag sports bike ang minamaneho mo. Maporma, mabilis, at talaga namang aggressive ang pakiramdam mo dito. Pero pagdating sa motor na pag-uusapan natin ngayon, tila ba kahit nasa anong kategorya ka pa ay siguradong mapapalingon ka dito. Ultimo kahit walang alam o hilig sa pagmumotor, I'm sure na mapapatanong kung anong brand o ilang CC yan. Bukod dyan, alam nyo ba na sa buong mundo ay meron lamang nitong 18 units at maswerte ang Pilipinas dahil may isang Pinoy ang nakabingwit ng isang unit nito. Kilalanin din natin siya mamaya. Without further ado, tara! Ating pag-usapan ang isa sa pinakamagandang custom-made na motor na nagawa sa kasaysayan. Walang iba kundi ang BMW R18 Spirit of Passion. Marahil ngayon nyo palang nakita ang motor na ito, pero sa likod ng mga kaha niya, nagtatago ang R18 Cruiser Bike ng BMW. The reason kung bakit naging ganito ang itsura niya, kinostumize kasi ito ng isa sa pinakasikat na custom bike builder sa Germany. Walang iba kundi ang Kingston Custom. At ang nakaisip din mismo ng konsepto na ito, walang iba kundi ang founder nito na si Dirk Orling. Habang ang karamihan sa atin ay nagpapanik dulot ng pandemic, may isang tao naman ang abalang-abala sa pagbubuo ng kanyang project bike. Mukhang pinanganak ata itong si Dirk na may nananalaytay na gasolina at engine oil sa kanyang dugo dahil sa sobrang pagkahilig niya sa motor. At kitang-kita naman natin yan sa iba pang motor na dinisenya niya, katulad ng White Phantom at Good Ghost. Ultimo nga kahit mga lumang motor ay napapaganda pa niya ng higit pa sa modernong motorsiklo ngayon. Spirit of Passion. Tumerno talaga sa motor na to ang kanyang pangalan dahil habang tinititigan ko ito, marirealize mo na dugo at pawis ang inilaan dito para maging ganito ito kaganda. Lahat kasi ng mga cowlings na dinagdag sa R18 na ito ay puros handmade lahat itong ginawa ni Dirk. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit nasa 4 million ang halaga nito. Siguro i-consider mo na din yung labor at kung sino mismo ang gumawa. Pero pagdating naman sa kanyang platform, same pa rin naman ito na kargado ng 1,802cc 2-cylinder boxer engine na kayang sumibat sa 91 horsepower at 4,750rpm and also 157Nm of torque at 3,000rpm. Can you imagine kung gaano kalakas ang hatak nito? In just 3K, kaya niya na kagad ma-hit ang kanyang peak torque. Malamang hindi talaga pwede sa mabibigat na kamay ang motor na to dahil siguradong tatalsik ka dito. Hindi rin talaga pipitsugen ang Kingston. Biruin mo yon, ang isa sa mga OG motorcycle brand ng Germany ay pumayag na ipa-customize ang kanilang R18. Actually, kung pupunta pa nga kayo sa website nila, naka-featured pa dito si Dirk. Ang pinaka-highlights nga sa motor na to ay ang kanyang handmade dustbin fairing sa unahan na animoy parang naging kalasag ng R18. One of a kind talaga ang itsura nito dahil medyo may pagkakahawig nga ito sa mga vintage car ng BMW na meron din grill sa unahan. At alam naman natin na isa din ito sa mga signature design ng BMW sa mga sasakyan na ginagawa nila. Kaya tingin ko, eto din siguro ang naging inspirasyon ni Dirk sa pagde-design ng Spirit of Passion. Very elegant din ang looks ng handlebar nito and also sa mudguard sa likod na bukod sa unusual ang design eh siguradong hindi ka na matatalsikan ng putik dahil sa buong gulong na nito ang nakocover. Ang isa nga din sa mga pinalitan ni Dirk sa motor na to ay ang kanyang mga signal lights na galing sa Kellerman. Alam nyo ba na ang Kellerman ay isa sa pinakasikat na seller ng mga motorcycle lights sa Germany? Dahil kasi yan sa outstanding quality at elegant design ng ilaw na ino-offer nila. Pero pagdating naman sa headlight nito, stock pa rin naman siya. In-extend na lang ni Dirk paunahan para mag-fit sa bagong fairings nito. Also, na-adapt pa rin naman ng Spirit of Passion ang original color scheme ng R18. Glassy black na may white lines. Actually, kung mapapansin nyo, from fuel tank ay parang itinuloy na lang ni Dirk yung white lines nito hanggang sa dustbin fairings niya. Which is para sa akin napakasimple lang nito na kung minsan eto din ang nagiging dahilan kung bakit mas maganda at mas lalo mong ma-appreciate ang isang motor. Ika nga nila, simplicity is beauty. When it comes naman sa kanyang seat, mas naging manipis at narrow na lang ito kumpara sa dati. Also yung kanyang exhaust, mas lumipis na rin ang dulo pero stock pa rin naman ito, parang tinapyas lang siya ni Dirk para mas maging mukhang slim. Marahil ang isa pang katanungan na papasok sa isip nyo ay kung nagbago din ba ang handling nito.
When it comes sa manibela, hindi. Kasi maliliko mo pa rin naman ito katulad kung paano mo maliko ang isang standard na R18. Hindi naman tatama ang gulong nito sa kanyang kaha dahil may clearance naman ito. Kung mapapansin nyo nga, medyo may bump siya sa magkabilang gilid. When it comes naman sa riding experience mo, sobrang laki talaga ng pagbabago nito, lalo na kung nandito ka pa sa Pinas na maraming humps. Dahil kasi sa bagong fairings nito, mas lalong bumaba ang ground clearance niya at naging 15mm na lang. I'm sure na sasayad talaga ito. Kaya hindi talaga ideal ang motor na to bilang pang long ride at mukhang dedicated lang ito para sa mga kolektor ng motor. Katulad na lang ng ating kababayan ni si Sir Emil Bano, isang businessman at presidente ng isang well-known motorcycle group sa Pinas na Euro Monkeys. Ayon nga kay Sir Emil, sobrang na-love at first sight siya sa spirit of passion. Kaya hindi siya nag-atubili na bumili ng isang unit nito para maisama sa kanyang mga rare bike collection. Naitampok nga pala siya ni Sir J. Taruk sa kanyang channel na Ride PHTV. Kung gusto nyong panoorin ang full video nito, feel free to check the link sa baba dahil I'm sure na maa-amaze kayo sa storya ni Sir Emil. Overall, para sa akin, ibang klase talaga ang motor na to. Talagang magiging apple of the eye ka kapag nakasakay ka dito. Kaso lang, di ko sure kung worth it ba ang presyo nito na 4 million. Dahil kung mapapansin nyo, halos naging doble ito compare sa stock na R18. The fact na dinagdagan lang naman ito ng bagong kaha, konting changes sa upuan at handlebar at iba pa. Pero tingin ko, hindi lang naman ito yung dahilan kung bakit naging ganito ang presyo niya. Dahil siguro yan sa kung sino ang gumawa at kung gaano ka-artistic ang design nito. Tulad na lang sa mga paintings ni Leonardo da Vinci, yung tipong kahit simple lang ang drawing niya pero sobrang laki ng value nito. Dahil kasi yon sa nakapaloob na meaning sa isang obra. At sa tingin ko, ganoon din ang spirit of passion. Thank you for watching! I hope nagustuhan nyo ang hinanda kong video patungkol sa spirit of passion. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure na i-like ang video na to bilang suporta na rin sa ating channel. At syempre, mag-subscribe at follow ka na rin para lagi kang updated sa mga bago kong video. Hanggang sa muli, peace!